Welcome to Moscow, the capital city of Russia. Tara at samahan niyo akong malaman ang mga lugar na maaari mong maranasan dito sa Moscow. Mula sa mga nakakamanghang tanawin hanggang sa mga kamangha-manghang mga shopping districts, there is something in the city for everyone. At dahil malapit lang ang aming hotel sa Red Square, ito na ang una naming binisita. Good morning! So, nandito tayo. Nandito tayo ngayon sa Moscow. Siyempre, kasama ko ang aking mga kaibigan sa ating paglilibot dito sa Moscow. Ano masasabi mo? Dali, alika. Ang dami ano, Raymond? Napaka-demanding ni Raymond. Kumusta naman ang ano mo? Sita. Isang A nga dyan, A! Ano mo? Isa sa pinakamaganda at pambihirang lugar sa mundo kung saan milyon-milyong turistang pumupunta sa Moscow taon-taon para lang makita ito. The beating heart of Moscow. This is the Red Square. Ang Red Square ay isa sa mga architectural wonders ng mundo. Upang makapasok sa magandang square na ito, dadaan ka sa tinatawag nilang Resurrection Gate. Dito mapapansin mo ang isang bronze plaque. Ito ay isang marka ng kilometer zero ng Russia. Lahat ng mga distansya sa Moscow ay sinusukat mula dito. Dati ito sa St. Petersburg at kalaunan nilipat ito sa kasalukuyang lokasyon ngayon simula 1995. Pwedeng tumayo ang mga tao dito sa gitna ng marka na ito. Pagkapasok mo sa gate, tatambad sa iyo ang lawak ng Red Square, magandang building at mga colorful domes na parang nasa fairy tale ka lang. Sa kanan, makikita mo ang State Historical Museum of Russia, kung saan itinayo sa utos ni Alexander II. Lalakad-lakad tayo dito sa, no, sa Red Square. Maganda rin naman yung weather, kaya okay lang. So I'm not sure kung may, hindi ako sure kung may event ngayon, pero yung hotel kasi namin is malapit lang siya dito sa Red Square, so hindi na kami nagsakay. Maglakad na lang kami. Ito naman ang Kazan Cathedral, itinayo bilang pagdiriwang ng tagumpay laban sa Polish at muling makuha ng Moscow. Dito sa kaliwa ay makikita ang GUM Department Store. Nasa mga 120 years old na ang building na ito. Kadalasan pinapalamutian ang building na ito sa mga marami nilang mga cultural and seasonal events. Sa tapat naman ng GUM nakahimlay ang leader of October Revolution and the father of Soviet Union, si Vladimir Lenin. Taong 1924, after ng pagkamatay ni Lenin sa edad na 53, na-preserve ang kanyang katawan at inaalagaan ng mga early versions ng libingan na ito. Halos na sa mga 3 milyon na turista ang bumibisita sa involved body ni Lenin kada taon. Katabi rin ng Kremlin Wall, makikita ang resting place ng lahat ng mga Soviet leaders. Ang kwento ng Red Square hanggang sa ngayon ay nagsisimula pa mula 15th century to early 16th century. Isa sa mga hindi mo pwedeng palagpasin sa Red Square ay ang makita ang St. Basil's Cathedral at makakuha ng magandang pictures sa harap nito. This construction is commissioned by Ivan the Terrible from 1555 to 1561. Ito ay upang ipagdiwang ang tagumpay laban sa Kazan Tatar forces. Kahit saan mo tingnan na ang gulo, ang elegante at makulay na domes na ito, talagang mapapamangha ka sa galing ng skills para sa isang structure na ito. At dahil dyan, sinasabi nila na dahil daw sa ganda ng pagkakagawa nito, si Ivan the Terrible ay binulag niya ang mga builders dito para hindi makagawa ng kahalintulad dito. Pero syempre, yun ay isang alamat lamang nila. Kasi ayon sa mga dokumento, 25 years after ng construction ng katedral, nadagdagan ng ibang mga parte nito at parehong mga builders rin ang gumawa makalipas ng 5 taon mula sa pagkamatay ni Ivan. Pagkatapos ng aming paglilibot sa Red Square, sunod namin pinuntahan ang isa rin sa mga sikat na park dito sa Moscow. Naalala niyo pa ba ang kanta na Wind of Change ng Scorpions? Sa intro pa lang ng kanta, maririnig mo na ang Gorky Park. I followed the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of day. Ang Gorky Park ay isang sentral na parke sa Moscow na pinangalan kay Maxim Gorky, na isang Soviet story writer at nobelista. Dito sa malawak na parke na ito, makikita ang mga magagandang mga water fountains at landscapes. At syempre, makalanghap ng sariwang hangin habang naglalakad-lakad sa lugar.
dito na rin pala kami kumain. Fast forward sa mga sumunod na araw, sinubukan naman namin ang hop-on sightseeing bus nila kung saan ililibot ka sa buong city. And yes, medyo pagod na pero go lang para sa ekonomiya. Nakakapagod. Ito, nasa ano kami hop-on sightseeing. Pagod na kaming maglakad. Kaya, eto na. Pwede kang bumaba sa mga sightseeing stations nila at magpa-picture. Pero yung moment na to, mas na-enjoy ko na rin ang manatili sa bus at tumingin na lang sa mga tanawin. After ng sightseeing namin, sinubukan na rin namin ang river cruise sa Moskva River. Ibang experience naman ang aming naranasan dito. We're under the sun, pero masaya. Dito sa sinakyan namin, pwede kang mag-order ng food and drinks habang ini-enjoy mo ang kapaligiran. Spasiba Moscow, Russia, the largest country in the world, is a truly extraordinary travel destination. With a deeply fascinating history, unparalleled cathedrals and museums, unique food and culture, untouched and pristine nature, it should easily be on every traveler's bucket list. Kaya naman nagpapasalamat kami sa aming naging magandang experience dito sa Moscow, kahit may mga ongoing high conflict sa mga karatig nilang bansa. But above all, we thank God for the safe travel. It's a time na naman para bumalik tayo sa Kuwait. So again, we would like to say thank you din at na-experience natin yung travel natin dito sa Russia, dito sa Moscow, Russia. So again, maganda naman po yung travel namin. Naging maayos naman. Somehow, friendly din naman yung mga tao dito. So again, maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming vlog, sa aking travel vlog. So sa susunod at sa uulitin natin travel. Bye!